So let's now try this example na next example, example 3. So the question wants us to draw the following truss structure, which is this, that consists of 21 lines and 12 joints. The joint coordinates are tabulated as below. Okay, so ito yung final output that the question wants us to have. And then ito yung mga corresponding joint nung structure natin. The structure is composed of 21 lines according to the problem, as well as 12 joints. So ito yung mga coordinates ng mga joints niya. So what we are just tasked is to produce this type of outcome or figure. Okay. So how do we plot, how will we be able to plot the given figure using the use of Excel charts. Okay. Same technique will be employed as what we have done sa mga previous problem. We can tabulate first yung mga starting joint tsaka end joint ng bawat line ng ating figure. So you can see here, meron tayong 21 lines. Ayan, nilagyan ko ng number. We have 21 lines here and then we have plotted yung mga corresponding joint coordinates nila. So just for discussion, I'll try to repeat how I come up with this table here. So I'll just try to paste the same table dito. And then ulitin natin yung paggawa. So Control V lang tapos Control C. And then medyo burain lang natin yung mga laman. Ulitin na lang natin siya. Okay. So first, of course, for us to be able to plot this given figure here, for us to be able to plot this, we need to accomplish first this table, itong table na to, which specifies the corresponding starting joint tsaka end joint ng bawat line. Since we know that we can produce one line if we have at least 2 points. Okay, kung meron tayong 2 points or 2 pairs of coordinates, we can produce a line. Okay, so that is what we will do here. So you can just produce a column here that specifies the name of the line. So in our activities, we just specified the name of the line depending on the name of the joint, or yeah, the number of the joint of that line, or I mean, we specify the name of the line with respect to the joint number that it connects. Okay, like for example, this line here that connects joint 1 and 2, we can just simply call that we can just make that line with the starting joint as joint 1. So specify lang natin dito, joint 1 siya. And then yung end node niya or yung end joint niya, which is this, is just joint 2. Okay? So we can manually specify yung coordinates ng joint 1 as well as joint 2. You can just find that here. Can just simply find joint 1 here and then specify mo yung x and y coordinates niya, 1, 0. And then 1.5, 2.5. So pwedeng ganyan. You can just do that manually. Or we can just try to utilize yung Excel built-in function, which is yung VLOOKUP. Just like what we did from the previous example. Okay. So what we can do is go to the column of the x coordinate for joint 1 and then press equals and then type VLOOKUP. So may lumalabas naman agad na
baga recommendation na built-in function. So you can just double click that. And then meron naman siyang mga tip doon kung ano yung mga kailangan mong i-insert na value. Sabi niya dito, unang ilalagay mo na value is yung lookup value or kung ano yung value na hahanapin mo dito sa table natin. So we want to look yung joint one. So ituro lang natin siya, i-cell reference lang natin siya dito sa cell address kung saan nakalagay yung joint one. And then comma, table array kung saan daw natin nahanapin yung joint one. So of course dito yun. So that will be our table or array kung saan nahanapin yung joint one ni Excel. And then comma, column index. So ibig sabihin ng column index, with respect dito sa table na hinighlight mo, saan dyan yung gusto mong i-return or saan dyan yung column na gusto mong i-return ni Excel yung value nakatapat ng joint 1. Okay. So since we are in the x-coordinate na column, what we can do is specify lang natin yung number of column or column number that pertains to the x-coordinate of joint 1. So ito yung joint 1, yung x-coordinate niya nandito, which is the second column. So we can just type here the column index as simply 2. Kasi nga nasa pangalawang column siya. And then, comma. Ito, you can just simply skip this. Pwede mo namang i-skip na lang to. Yung either true or false or yung approximate match or exact match na gagawin ni Excel is maghahanap siya ng exact match dito sa nilagay mo na lookup value. Or pwede rin naman approximate lang. So kahit i-skip mo na yan, okay lang. So press enter mo na lang and then that's it. Lalabas na ni Excel yung value na nasa column 2 ng table na hinighlight natin kanina nakatapat ng joint 1. So ang katapat ng joint 1 na nasa column 2 ay 1. So that will be our x coordinate here. Okay? We can just copy that dito sa next column natin. But if you will try to check yung magiging cell referencing niya, as you can see, nagbago. Nagbago yung reference ng table, nagbago yung lookup value. Kasi nga, referencing in Excel is relative. Relative with respect sa position ng mga cells. Okay? So what we can do here para kaka-copy-paste na lang natin siya is that we can utilize yung mga absolute referencing tsaka semi-absolute. Okay. So what we want here is kahit i-copy natin yung formula na to dito sa column ng y-coordinate, gusto natin yung lookup value will still be joint 1. Or in other words, gusto natin yung lookup value nasa column O pa rin. Kahit na ilipat natin siya or i-copy natin yung formula sa may y-coordinate na column. Okay. So what we can do there is kung gusto natin nasa column O lang lagi naka-refer yung lookup value, pwede natin siyang lagyan ng dollar sign sa may column O. So it just means na kahit copy natin yan dito or kahit saan man dito, anywhere else sa Excel, it will always be referring sa mga value na nasa column O lang. Okay. Dito naman sa table natin, sa reference table natin, if you don't want na mag-iba yung reference table natin, palaging ito lang, we can utilize yung absolute referencing. Ito kasi semi-absolute lang. Kasi yung column O lang yung nilagay natin ng dollar sign. Dito sa table, we can utilize yung absolute referencing. So we can provide dollar sign sa column name, tsaka sa row number. Okay? Ganun din dito sa end ng cell range natin. Lagay tayong dollar sign before the column name as well as before the row number. Okay? And then, press enter and then nothing will change. Kasi basically, nilagyan lang naman na natin ng dollar sign yung formula natin. So, it will just give the x-coordinate of joint 1 na nasa column 2. Noong table na hinali natin kanina, which is 1. Okay, what we can do here is copy lang natin yan, control C, and then control V dito. But if you can notice, yung y-coordinate ng joint 1, hindi 0 yung lumabas, kundi 1 din. Kasi, kinopy natin siya,
You will try to observe yung nangyari sa formula. You can just check this. You can just click here sa formula bar dito para malaman mo kung saan naka-refer yung mga formula mo dito. Naka-highlight naman siya. So as you can see here, wala naman nagbago nung kinapi-paste natin yung formula dito. Punta dito sa Y. Wala nagbago sa formula. Which is dapat may magbabago. Bakit? Kasi ang gusto nating makita na dito sa column ng y-coordinate is the coordinate or the y-coordinate of joint 1. But you have to take note, yung y-coordinate ng joint 1 dito nasa column 3 index, pangatlong column with respect dito sa kulay red na table. This is the first row, this is the first column, second column, third column. So what we can do here we can just change this 3, we can just change this 2, yung 2 na column index natin. Palitan natin yan. Gawin natin siya na 3. Sabihin lang yan, Excel will return value ng katapat ng 1 dito sa table natin. Doon sa pangatlong column. 1, 2, 3. Yung sa column ng Y coordinate. So press enter na lang. So i-return niya na yung correct value. Which is 0 nga. Okay. And then, what you can do here is highlight mo na lang yan yung dalawang formula mo sa X and Y. Control C and then Control V mo na lang dito sa joint 2. Okay. You will try to observe tama naman yung binigay ni Excel. So naglo-look up siya ng value ng joint 2 dito sa table na to. And then ang i-return niya for the X coordinate is yung value na nasa second column which is this. Mga nasa X coordinate. Ganun din sa Y coordinate. You will check the formula. The Excel will check dito sa table natin yung joint 2 na name. And then ang i-return niya is yung value na katapat ng joint 2 sa third column. Sa third column dito sa table na to. First, second, third column. Okay, so tama naman. Coordinate ng 2 ay, or ng joint 2, coordinate niya is 1.5 kama 2.5. And tama naman yung na-return na value ng ni Excel. Okay. Last part here is yung pag-automate natin ng pagbibigay ni Excel ng name sa bawat line. Okay? We can just name the lines as simply line 1, line 2, line 3. But it's better, it's recommended na just name the lines with respect to the joints that they connect. Okay? So with here, we can just name this line as simply line 1, 2. Simply because it connects line 1 and 2. So kung gusto natin lagyan ng konting formatting, lagyan natin ng space yung word na line tsaka yung 1 2, ayan, para may konting formatting siya. Okay? So we can do that for the rest of the rows here. Pero just to automate kasi pag kinapipin natin yung mga formula natin na to or pag dinrag natin. Ayan, highlight natin tong first row. Pag kinapi-paste natin yan dito, ayan, makikita nyo, yung naming, basically, yun pa rin. Kasi yung joint name dito, yun pa rin naman. Okay? Pwede nyo gawin yan. You can just copy-paste the first row dito to the rest of the table. Or kung medyo natatagalan kayo doon, you can just highlight the first row. Then, include ko na lang din to para masama siya sa makakopy. And then, you can just draw them pababa. Ilagay nyo lang dito sa may corner, lower right corner nung highlight. And then, i-double click mo nang doon. Or simply, i-right click mo na lang. Kung if you are using a mouse, right click mo and then drag. Drag pababa. Hanggang dito sa end. Yun lang. Medyo magkakaproblema kasi pag may merge, naka-merge kasi yung cell natin dito. Usually diyan nagkakaproblem pag nasa dragging. Kasi pag may merge, medyo nagkakaproblem. So, madali lang naman solusyonan 'yon. You can just simply highlight this, yung walang merge cell. Tapos siya na lang yung i-drag-down mo. Madali lang naman siya solusyonan. Oops. Sumobra yung drag ko. So drag them down lang. Drag them down hanggang doon sa end. Ito. And then
Ito yung lalabas. Okay? Makikita nyo medyo parang magulo. Makikita nyo yung mga joint name niya nagdire-diretso lang. That is usually what happens kapag dinadrag down mo lang yung mga cell. Nag-automatic si Excel na i-provide yung counting numbers. Okay, kasi joint 1 and 2 yung nilagay natin dito. So parang ang ginawa ni Excel nung dinrag down natin siya, tinuloy-tuloy niya lang yung 1, 2, naging 3, 4, 5, 6 hanggang dito. Okay, so pwede nyo naman yung ayusin later on. Yeah, pwede mo naman siyang ayusin later on. Ito, pwede ko na rin itong i-drag down para lang malaman natin kung ilang lines yung meron tayo. So since itong number 1 pertains to the first rows dito, first two rows kumbaga, dapat pag dinrag down mo siya, i-highlight mo yung dalawang row na yun. Okay, so and then i-point mo siya dito sa lower right. Lower right and then drag down. Pero kung titignan nyo ano mangyayari, nag-counting number siya. Okay, nag-counting number siya. That is what Excel automatically does kapag nagda-drag down ka ng mga or simply pag nagda-drag ka ng mga numbers, nag-automatically nilalabas niya yung mga counting numbers. Okay? So, with that, we can just edit all of this. Start from the second line hanggang dito sa dulo. Okay, for each of the lines. So, nakita nyo nung tinanggal ko yung joint number, nagkaroon ng error message dito. Nagkaroon siya ng hashtag NA. Pag tinignan mo yung formula, meron siyang, naka-refer dito yung VLOOKUP sa value na wala, na blank. So, ang ginagawa ni Excel dyan, naghahanap siya ng blank dito sa table. Eh, wala siyang makita na blank. So, NA yung lumabas na error. Kasi wala siyang mahanap na blank eh. Okay? So ngayon, i-explain natin gawin dyan, isa-isay natin, isulat yung mga corresponding end joints, starting joint and end joints ng bawat lines dito. Okay? So we can start with joint 1, 2, and then joint 2, 3, para lang medyo sunod-sunod. 2, 3, and then 3 4 3 4 and then 4 5 4 5 and then 5 6 talang medyo sunod-sunod yung ano natin yung paglalagay natin ng joint dito para hindi magulo. 5 6 and then after ng 6 6 7 and then 7, 8. So, makikita mo naman na agad yung pattern eh. 8, 9, 9, 10, 10, 11. So, medyo pagdating mo ng 10, 11, wala naman ng 11, 12 na line. Kasi pag tinype mo dyan 11, 12, ibig sabihin you are pertaining to this line. Connecting joint 11 tsaka 12. Okay, so medyo ingat lang din sa pagta-type ng joint. Make sure tama yung natatype niya. Okay, so after this line, yung joint 10-11 na line, I mean line 10-11 na, yan. After that line 10-11, we can go to the other lines, which are yung 2-12, the line connecting joint 2 and 12. So type natin dito 2-12, and then 12-10, kasi ito yung 12-10 eh. 12-10, and so on and so forth. So type nyo lang yung iba pang mga iba pang line. 3-12, 12-9, and then 3-8, 3-9, and then 4-9, 4-8, 4-7, 5-8, 5-7. Yun. Okay. So with that, nalagay na natin lahat ng mga starting joint tsaka end joint ng bawat line. So the only left here to do is yung paglagay ng mga pangalan ng mga lines.
Okay. So as I mentioned a while ago, it's better na pangalanan mo na lang yung mga line depending on the number of joints that they connect. So for example here, this line connects joint 1 and 2. So let's just call it line 1, 2. Okay. And then yung next, I can just copy this and then paste here. Pangalanan natin tong pangalawang line na line 2, 3 naman. So edit lang natin to. Line 2, 3. Sabihin, that is a line that connects joint 2 tsaka 3. And so on and so forth. So pwede mong isa-isayin yan hanggang dito sa baba. So, pwede mong isa-isayin type or pwede natin siyang i-automate. Okay, pwede natin siyang i-program para naka-automated na siya kung saan automatically gagawin ni Excel. Ilalagay niya na dito na data is yung name ng mismong line with respect sa joint na kinokonnect niya. Okay. So what we can utilize there is yung concatenate or concat na built-in function ni Excel. So how do we use yung concat? Concat or concatenate? Kahit alin naman doon. So dito, so ginawa ko originally concat yung ginamit ko. So dito, I'll just try to use yung concatenate. So how to do that? You can just press equals and then type concat. Kahit concat or concatenate, parehas lang naman yun. So I'll just use this concatenate. And then, nakalagay naman na dyan yung tip niya, kung ano yung ilalagay mo na mga values dito. So, ang gusto natin mangyari, ang ilabas na Excel is may nakalagay na word na line. So, pwede natin i-type dito, line. Okay, but you just have to be careful kasi hindi na mababasa ni Excel yan. Minsan, hindi na mababasa ni Excel yung word na line pag walang mga quotation marks. So, ngayon, let's try. Huwag natin lagyan muna ng quotation mark for this example. Okay. So, type natin dyan line and then type mo ulit kung ano yung another data na gusto mong i-concatenate or i-etiquette ni Excel dito sa word na line. So, ang gusto natin i-etiquette dyan is yung name ng starting joint. So, highlight lang natin yon. And then, comma. Gusto rin natin i-etiquette dyan yung name ng end joint, which is yung 2. Okay. And then, press enter. Makikita nyo, nagkaroon siya ng error. Nagkaroon siya ng error with respect sa name. Kasi nga, hindi malaman ni Excel kung ano yung line. Hindi niya mabasa ano yung line. Hindi niya naunawaan yun. So, kailangan para maunawaan niya na text yan, yung line na word na nilagay natin. We have to provide quotation mark. Okay, so lagay ka lang yan, i-include mo lang in a quotation mark yung word na line. Okay, so press enter. So, yun, magkakaunawaan na kayo ni Excel. Okay, pero medyo pangit tignan pag magkadikit masyado yung line tsaka yung 1, 2, which is yung joint that the line connects. Parang medyo pangit pakinggan. So, lagyan natin ng space. We can provide space by either providing a space dito sa word na line. Pwede tayong mag-enter lang dyan ng space. Enter isang space and then press enter. So yun, nagkaroon siya ng space. Pwede ganun. That's one of the technique. That is the simplest technique. Okay. Pwede rin naman gawin mo ganito. May word ka dyan na line. Tapos, yung next na ilalagay mo na text na ititiket sa line is space lang. Which is bounded by quotation mark. Okay. Maglagay ka ng space dito. Bounded by a quotation mark and then press enter. Pero nagkaroon ng medyo nagkaroon ng error sa formula ko kasi hindi natin nalagyan ng comma dito. Yan, hindi na separate yung dalawang text. Yan, pwedeng ganyan gawin mo. Line bounded by quotation marks and then comma, quotation marks pero may space. Nag-nag-malagay ka lang ng space inside the quotation marks and then press enter. So yun, makita mo, you'll have the same result. So dito sa una, nilagyan ko lang ng space yung word na line. Dito naman, nilagay ko separately yung space. Naglagay ako ng additional text to pertain to the space. Okay? Pag nilagay mo lang dyan, quotation marks lang. Kunyari, ha? Quotation mark lang kunyari nilagay ko. Pinura ko yung space. Pag in-enter natin yan, makikita nyo, nung nagdikit yung line, tsaka 1, 2.
yung word na line tsaka 1, 2, nagdikit. Bakit? Kasi ang basa ni Excel dito sa quotation mark na magkadikit lang is blank. As in blank lang, wala siyang laman. Kaya nung in-enter natin, parang walang something, walang character between the word line tsaka yung 1, 2. That's why we have to provide space na ito. Inside the quotation mark yan. Press enter ka lang and then, I mean, press space bar ka lang and then enter. Ayan, nalabas na yung tama. Okay? Pero kasi, dito kasi sa example natin na to, later on, ang labas na line name natin dito is aabot na sa 2 decimal, I mean 2 digits. Pag nag 2 digits kasi yan, medyo kakailanganin na ni Excel ng mas malaking column width. So, pwedeng hindi na siya magkasya. Pag sobrang tikit-tikit na yung mga character mo. So, medyo mindful ka lang din doon pag ganun. Tsaka, pagdating niya kasi dito sa mga lines na to, kunyari 10, 11, parang ang pangit nung lalabas, ang pangalan niya line 10, 11. As in, parang 4 digits, parang 4 digits siya na 10, 11. Parang medyo pangit yung kalalabasan eh, pag ganun eh. So, parang hindi medyo pumangit yung kalalabasan. What we can do is, we can provide a comma na lang between 1 and 2. Between 1 and 2. Provide tayo ng comma doon. So, what we can do is, edit natin yung formula natin. Lagyan natin ulit ng quotation marks. Yan. Tapos, comma. And then, inside the quotation mark, lagay tayo ng comma na character. Okay? In between yung joint 1 tsaka joint 2 na name or reference, cell reference. Pag-enter natin, you can see, meron ng comma yung 1 tsaka 2. So, okay yan. Para pagdating ni Excel dito sa 10-11, it will have comma na lang between 10-11. So that mas madali nating makilala na joint 10-11 yung kinoconnect ng line na yun. Okay. So with this, I think okay na yan. Okay na yung formula natin na yan. So we can just simply Control-C, Control-V, Control-V, Control-V. Pero pwede mong isa-isayin yan or simply i-drag mo na lang siya using this upper lower box here. So double-click mo lang dyan and then drag down. And then that's it. So automatic nang bibigyan ni Excel ng correct line name yung bawat line na dinescribe mo dito. Okay, so this is the line that connects joint 8 and 9, which is correct naman. Okay, so after having that table, medyo madali na yung mga susunod kasi just have to insert a chart. Okay, so how do we insert a chart? Go to insert. And then, punta ka dito sa charts. Yan. Tapos, ang ginagamit natin dito usually is to. Yung scatter plot na tinatawag. Click that. And then, since mga straight line yung gusto nating i-connect, you can just simply use this. Yung scatter with straight lines and markers. Okay, pwedeng ganun. Okay. Pero nung hinover ko siya dito, parang merong nakikita na data na agad si Excel. So baka may naselect lang tayo or what. So medyo ingat lang kayo doon. Kasi pag may naseselect na agad si Excel, na parang nag-automatic siya, nagseselect siya ng mga data. So medyo ingat lang kayo doon. So we can try to repeat it. And then, yan. Medyo inusog ko ng konti yung mouse or yung cell yung active cell. So makikita nyo nung hinover ko siya sa sa scatter with straight lines and markers, blank chart yung nilabas niya. So dapat naman ganun talaga. Blank chart lang talaga dapat muna. Okay, so i-press nyo lang 'yon. And then you'll have this. You'll have this chart here. So makikita nyo wala pa siyang laman kasi wala pa tayong sineselect na data. So after we have selected the data, may lalabas na dyan. So press nyo lang to. Press nyo lang to yung select data here. Pwede doon na kayo pumunta or pwede rin naman i-right click nyo yung mismong chart tapos select data. So either of the two, okay lang. And then dito sa chart data range, you can just simply highlight from this first x coordinate, highlight nyo lang or i-drag nyo lang hanggang dito sa last y coordinate. Yan.
Okay? So, ibig sabihin lang yan, yung cell data range natin starts with this x-coordinate hanggang sa dulo na y-coordinate. And then, you can just press enter or click nyo na lang yung OK dito. And then, ito yung lalabas na chart natin. So, makikita nyo, medyo parang ang pangit ng itsura niya. Pataba, palapad. Pwede nyo naman siyang ayusin. You can just easily drag yung mga iba't ibang bubble dito sa chart like this. Pwede nyo i-drag to. Click nyo, left click, tapos medyo, pwede nyo i-resize siya using your mouse. Yan, katulad nito. Yan, para medyo maayos-ayos yung itsura niya. Okay. So, pag nakita nyo yung mismong chart, ayan, may mga lalabas dito sa chart title, you can edit that. Click mo lang yan. And then, edit mo na. Lagyan natin example 3. And then, kung mapapansin nyo yung mismong kinalabasan na figure, parang may mga unnecessary lines na nakonect sa Excel. So, pwede nyo namang i-edit yun by double-clicking to that line. And then, may lalabas dito sa right side. Punta ka lang dito sa fill and line. And then, click mo lang yung sa part ng line, click mo lang yung no line para mawala yung line na yun. Same goes dito sa other unnecessary line. So, pag lumabas naman na to, you can just simply click yung unnecessary line. And then, may lalabas ulit dito. And then, click mo lang yung no line. And then, that's it. So, makikita nyo almost similar na siya dun sa figure na ginagaya natin. Ito yung figure na ginagaya natin. Almost similar. Check lang din natin yung variation ng mga values dito sa axis. So, dito sa x-axis niya, naka ano siya, 0, 2, 4, 6, 8. Sa y-axis, naka 0, 5, 10, 15, 20, 25. So, kung gagayahin natin yon, actually, hindi natin kailangan gayahin kasi naka ano na siya, naka 0, 2, 4, 6, 8, tsaka 0, 5, 10, 15, 20, 25 na siya. Naka-automatic na siya. Although, makikita nyo dito sa mismong given na figure, yung mga axis niya naka 1 decimal. So, pwede nyo namang gayahin din yun. You can just simply double click yung axis. Actually, kahit mo na double click. Basta naka-open na to, i-click mo na lang yung axis. Kunyari, ito yung sa x-axis. Pag kinlik mo yon, may lalabas na ganito. So, kung gusto mo siyang magkaroon ng decimal, you can just go here sa number. And then, palitan mo yung category niya. Gawin mo siyang number. And then, may lalabas na ganito. So, ilang decimal place yung gusto mo? Gusto natin 1 lang kasi yung sa figure 1 lang. Yan. And then, pwede mong i-click na ulit yung sa Y naman, Y values. And then, you'll have the same window dito sa right side. Palitan mo lang ulit. Punta ka sa number, tapos palitan mo yung category, gawin mong number. And then, palitan mo na lang yung decimal, kung ilang decimal yung gusto mo. So, palitan natin to ng 1 kasi gusto natin ay naka 1 lang siya. Okay? So, nag-automatic naman siya, naging 1 decimal na siya. Okay? And then, kung i-observe pa natin yung given na figure, wala siyang grid lines. Pwede naman natin yun. Pwede natin tanggalin yung grid lines. So, how do we remove the grid lines? You can just simply click the figure. Yeah. You can just simply click the chart and then click this, yung chart elements, may plus. And then, i-unclick mo lang or i-uncheck mo lang yung grid lines. Yeah. So, mawawala na siya. Okay. So, ano pa? Ano pang kulang? The only thing left para taga natin yung nasa figure is yung joint number. Dapat meron din tayong mga joint number kada joint. Okay? So, how do we provide joint number on each joint? So, what you can do is click the chart. You can just click the chart and then yung chart elements. Ito. Yung plus sign dito. And then click natin yung data labels. Pero wag mo i-click lang siya basta. I-click mo yung arrow dito sa may right. Click. And then more options. And then lalabas to. Magbabago yung window dito. So you can just go here sa label options. Yan. So by default, ang pinapakita ni Excel dyan ay yung mga Y value.
Yung, so yung mga nakikita nyo na yan, yan yung mga y value ng bawat coordinate. So itong point na to, ang y coordinate niyan ay 20. Itong joint na to, this is joint joint 6. So kung titrack natin yung joint 6, ang y coordinate niya dito ay 20 nga. Okay? So yun yung pinapakita ni Excel dyan by default. So you can just unclick that or uncheck. And then you can just click this value from cells. And then Excel will prompt you to provide cell the cell range kung saan niya kukunin yung mga values. So you can just simply highlight this, yung joint na column natin dito. Highlight mo lang siya, drag down hanggang dun sa pinakadulo. Yan. And then you can just simply press enter or okay na lang. And then yun na. Lalabas na yung mga corresponding joint number nung ating bawat joint. Okay? So, if you will try to compare, medyo magkamukha na sila. Magkamukha na sila. Okay, lahat nang nandun, mukhang na-provide naman na natin dito. Although, we can actually, we can also alter the location of the labels. Pwede natin palitan kung saan nakalagay yung mga labels na yan. Okay? So, you can just simply click yung mga labels. Or pwede ka rin bumalik dito sa data labels, tapos yan, sa chart elements, tapos data labels, tapos ito. Tapos more options. Pwede kang bumalik na lang doon. And then, go here sa label options. Label options, tapos yung position. Pwede mo palitan yung position. So, by default, nasa right siya nung joint. Yung mga data labels na nilagay ni Excel by default sa right ng bawat joint. So, pwede mo naman siyang palitan gawin mong left. Ganyan. So, ang nangyari, makita mo, instead of nasa right siya ng joint, yung label, napunta siya sa left. Okay? We can actually do that. Okay? So, with that, I think we're able to do yung given natin na example. Although, we have a follow-up instruction here. We are tasked to also draw the truss structure subjected to horizontal load, assuming that the displacements at the joints to the right will be from 0 at the supports to a maximum of 0.5 unit at joint 6, which is at the top. Okay, so ang sinasabi lang doon ni Excel is, after providing that original drawing, yung kulay blue, we can, the problem wants us to provide the deformed structure. Yung structure na nagkaroon na ng displacement, which is yung kulay orange dito. Okay? Yan yung gustong output na ibigay sa atin or ibigay natin kay problem, sabi ni problem. Okay? So, how do we do this? Paano natin mapoprovide yung second na or follow-up question na binigay ni problem? What we can do there is provide a new set of joint coordinates dun sa bawat joint natin. Kasi ang mangyayari dito, yung mga joint natin na yan, mag-move daw siya to the right. Diba sabi, assuming that the displacements at the joints to the right. So mag-move daw yung bawat joints natin to the right. Ayan yung magnitude ng movement na yon, ng displacement na yon, will be 0 at the supports. So dito daw sa pinaka bottom, 0 yung movement to the right. So basically kung ano yung joint coordinate niya sa bottom na to, yun pa rin yung joint coordinate niya nung nag-display siya. So starting from 0 hanggang 0.5 unit daw at joint 6. Okay? So 0 yung joint displacement niya sa bottom, tapos dito sa top 0.5. So, lagay ko dito, this is 0.5, tapos dito, 0. Okay? So, yan yung variation ng movement ng bawat joint. So, assuming na linear lang yung variation ng movement niya,
We have here 1, 2, 3, 4, 5. So meron tayong 5 na variation. Tama? 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. So assuming na linear lang yung variation or displacement ng bawat joint. Kung 0 yung displacement sa bottom, yung next set of joint dito sa second, kumbaga sa second story, that will be a displacement equal to 0.1. And then yung sa susunod will be 0.2. Sa susunod, 0.3. Susunod, 0.4. And then, sakto lang sa topmost, 0.5. Okay? So, kapag nagkaroon ng displacement yung bawat joint natin to the right, if you can imagine, magbabago yung x-coordinate lang. X-coordinate lang yung magbabago actually. Okay? Originally, ito yung mga x-coordinate nila. Pero pag nag-move na yung bawat joint to the right, basically yung mga x-coordinate nung displaced structure na yon will now have a new value. Pero yung mga y-coordinate niya, ganun pa rin. Kasi nag-move lang naman siya to the right eh. Diba? So ang magbabago lang dyan na coordinate will be the x. And yung variation ng displacement na yon or yung change na yon sa x-coordinate will just be depending dito sa variation na binigay sa problem from 0 to 0.5. Okay? Tapos you can see here, yung x-coordinate ng joint 1 tsaka 11, basically hindi magbabago. Okay? Basically if I will just try to copy-paste this, copy-paste ko lang siya dito. Copy, and then paste. Ilagay ko lang siya dito somewhere para hindi tayo mahirap mag-refer-refer. So ito yung mga joint natin. Joint 1 pa rin hanggang 12 and then yung corresponding x and y coordinates nila. Okay? So if this is our corresponding joints, original joints, okay? What we can do here is magbabago nga yung mga x corresponding x coordinates ng bawat joint starting with joint 1 and 11. Although sa joint 1, yung joint 1 tsaka 11 since 0 yung displacement niya to the right, basically yung x-coordinate niya will just be the same. Okay? So, if I will just try to utilize this table na lang. Or siguro copy-paste ko na lang. Copy-paste ko na lang dito ulit. Copy-paste ko siya dito sa yan, sa dyang banda. Okay? And then, urayin ko lang to. Ulitin lang natin kung paano mangyayari. Yan. So basically, pwede kang gumawa ng bagong table with the same format as the original joint table. Pero ang mangyari lang, babaguhin natin yung mga x-coordinate nung nag-displace na siya. So before we provide yung mga new x-coordinate, specify muna natin ano yung mga corresponding magnitude nung displacement per joint. Okay? So as you can see here, sa joint 1 and 11, 0 yung joint displacement niya. So yung magiging magnitude ng displacement for those joints will just be 0. So input lang natin dito 0. 0 sa joint 1 tapos sa joint 11 0 rin. Okay? And then yung next set of joints 2, 12 tsaka 10.1 yung variation. 2, 12 tsaka 10.1 yung variation ng displacement nila. So lagay lang natin dito 0.1 sa joint 2. Tapos sa 10.1 din, sa 12.1 din. Okay, 2, 12, 10. Tama naman. 2, 12, 10. Yeah, 0.1. Okay. And then sa joint 3 and 9, 0.2 naman yung variation. So lagay lang natin. Joint 3, 0.3, 0.2. Joint 9, 0.2 rin. Okay. And then joint 4 and 8, 0.3 naman. Joint 4 and 8, 0.3 yung variation. And then joint 5 and 7, 0.4 naman. Joint 5 and 7. Okay. And then lastly, yung joint 6, 0.5 yung variation niya. So tap natin dito 0.5. Okay. So, ito yung magiging corresponding variation nung joint coordinates nila.
Okay. So with that, utilizing that variation, we can now have the new x coordinate nung na-displace na structure. So paano natin makukuha yung x coordinate nun? What we can do is yung mga original x coordinate, dagdagan na lang natin nitong mga variation nila. Or we can just simply make that as a formula. Type lang natin equals and then highlight yung x coordinate na original plus yung variation na dito. Kung ano yung magiging, para malaman natin kung ano yung magiging new x coordinate niya. Press enter and then that's it. So makikita nyo wala naman nagbago. Okay, once na nagawa mo na yon, pwede mo na lang i-drag down yan pababa. And then automatically kukunin na ni Excel yung mga new joint coordinates. Okay, so yan. Ito yung mga bagong x coordinate nung displace structure natin. So yung y hindi nagbago yan. Basically hindi nagbago yan. Kasi nag-move lang naman siya to the right. Okay? So after that, it's now time to provide the new set of this type of table. Okay? Okay, pwede na nating i-provide to. Pag nabago, nakuha na natin yung mga bagong joints. Okay? So we can just do the same thing as before or we can just simply copy paste this. Pwede na lang natin i-copy paste to. Copy. Yan, make sure lang tama yung na-highlight nyo. Make sure na ko-cover nyo lahat ng parts ng table. Control C. And then, I can just paste it here. Somewhere here. Paste. Okay. So, makikita nyo nagkaroon ng mga error kasi na-move na yung, yung table eh. Eh, alam nyo naman yung ibang formula natin dito sa table. Naka-ano siya. Naka-specify lang siya sa column O. Ayan, no? Naka-semi-absolute lang siya. So, pwede naman natin yung edit. Pwede natin edit yan. Okay. So, let's start editing dito sa first x-coordinate. Punta kayo dito. Pwede natin i-edit yung mga reference niya dito. So, ang kailangan natin dito, ibigay ni table yung x-coordinate joint 1. So, doon natin siya i-refer. So, itong nasa una, palitan lang natin to ng, pwede natin i-type na lang manually or pwede na lang nating burahin yon tapos i-click na lang natin tong bagong reference niya. And then make sure lagyan mo pa rin siya ng dollar sign para hindi nag-iiba yung reference na column. As well as yung sa table, reference table, pwede na natin tong palitan. Dito na lang natin siya i-refer sa table na to. From this joint hanggang sa my y-coordinate. And then, yung 2, column index, tama pa rin naman. Kasi yung second column, yung gusto nating i-return na value ni Excel, nakatapat ni joint 1, which is yung x-coordinate nga. Press enter. And then, tama naman yung ibibigay na Excel. Ang x-coordinate ng joint 1 ay 1 pa rin. And then, we can just simply control C and then control V here. I'll try to remove na to para hindi tayo maguluhan. I'll try to delete yung ibang ibang data doon. So, kinontrol C ko lang, control C, and control V. And then, if you will try to check yung formulas natin, so, mukhang tama siya, maliban na lang dito sa dulo kasi ang kailangan natin is yung i-return ni Excel yung value kung nakatapat ng joint 1 sa third column. Although, hindi pala natin nalagyan ng ano to. Hindi natin nalagyan ng absolute, hindi natin nagawang absolute cell or absolute reference, yung reference natin sa table, lagyan natin siya ng dollar sign sa column name tsaka sa row name. Column name, row name, yan. So, make sure tama muna yung nalalagyan nyo muna siya ng dollar sign before nyo siya i-copy-paste. So, control C, control V. So, yan. Tama naman na yung reference nung formula natin. Maliban na lang dun sa dulo kasi y-coordinate na yung gusto natin i-return niya, which is nasa third column. So, palitan lang natin to ng 3. Yan, palitan natin siya ng 3 na column index. And then, tama na yung ibibigay na value ni Excel. So, ang coordinates ng joint 1, yung naka-displace na, 1, 0 pa rin. Okay? We can just simply highlight that and then drag na lang natin pababa. And then, that's it. Makakuha na automatically natin yung mga bagong joint coordinates. Okay? You can just have a quick checking lang kung tama yung mga nire-return na value.
So check mo lang mabilis. Coordinates ng joint 5 is 3.4 comma 15. So tama naman yung ni-return dito na XL, 3.4 comma 15. Okay, so most probably tama yung nagawa natin na formula dito. All other things hindi ko na binago. Kaya nga kinapipaste na lang natin para to make our lives easier. Okay, so pag meron ka na yan, all there's left to do is insert a chart. Okay, but since we want to plot the design structure together with the original structure like this, what we can do is we can just copy natin to yung original figure natin na nagawa. Okay, just try to copy that, control C, and then i-paste na lang natin dito. Control V. Yan. So, hindi naman magbabago yung cell reference ng mga coordinates na to. So, if you will just try to highlight it. Yan, makikita nyo, dito pa rin siya na-refer. So, hindi naman siya nabago kahit kinopy-paste natin siya. Okay? So, pwede na nating utilize yan for us to plot yung displace or deform shape ng structure natin. Okay? What we can do is, we can just right-click this and then select data ulit. Yan. And then we can just simply add new series. Oops. Yeah, we can just simply add a new series dito sa chart natin. Click mo lang yung chart. Click the chart, right click, and then select data. And then you can just simply add additional series dito. Click mo yung add na yon, and then you can just give any name you want. So I'll just call it displace. And then highlight mo lang yung mga corresponding x values. So yung mga x values natin doon sa chart natin na nagawa kanina, I mean table, ito. I-highlight lang natin siya. That will be the x coordinate ng bawat joint sa display structure natin. Yan, pag okay na, you can just press simply press enter, and then also input or specify yung sa y coordinate naman. So just highlight the corresponding y coordinate here. And then simply press enter. And then okay. And then okay ulit. And then you can see, yan na naplot na yung display structure natin. But as same on what happened dun sa original structure natin, may nalabas siya na mga unnecessary lines. So you can just click those unnecessary lines. Double click to those unnecessary lines. Tapos malabas tong window sa right side. And then you can just press no line para mawala yung line na yun. Nangyari. Yun. Medyo naghang lang. Matagal na nawala. And then press mo yung other line na hindi kailangan. And then magbabago naman agad yung window dito. And then press no line na lang. Okay. So, ito yung itsura ng display sa structure natin. It seems okay na siya, maliban na lang dun sa mga name ng joint coordinates niya. Kasi ang pinakita niya na naman by default is yung corresponding y coordinates. So pwede natin baguhin yan. Click mo lang tong chart elements, and then dun ulit sa data labels, tas yung arrow na to. And then more options. And then magbabago to. Yung nasa right side. Punta ka lang dito sa label options, uncheck mo lang yung y value, and then click mo yung you can just simply click yung series name. Let's try yung series name. Parang may kulang na lumabas. Wala yung sa cell. Double check lang natin.
try to double check lang. Displays, tama naman. So here, I think we have to click yung mismong structure, yung display structure. Double click to that display structure. And then, series displays, data labels. And then dito sa label options ulit, ayun, tsaka lalabas to. So you have to click yung new structure muna. Kasi medyo baka nagugula na sa Excel dyan. Hindi niya na magets kung alin ba yung pinapertain mo for this command. So para hindi na siya maguluhan, double click mo na lang yung mismong display structure. And then, hanapin mo na lang dito yung sa label options. Like just like what we did a while ago. So by default, naka-highlight, I mean naka-show is yung Y value. So uncheck mo lang yan. And then check mo lang yung values from cells. And then try to highlight yung mga ascending joint column dito. So highlight from the first joint up to the down to the last row of the joint. Then simply press enter. And then yun, lalabas na yung mga corresponding joint number. Okay, so dapat parehas lang sila. Dapat parehas lang yung lalabas na joint number sa bawat joint. Kasi hindi naman nagbago yung joint number. Nagbago lang yung x-coordinate ng bawat joint. Okay? So this is actually the final answer for that example. Although, para kahit pa paano, makita natin na kung bakit nag-displace to the right yung structure natin, we can just simply insert an arrow like this. So para mag-insert ng arrow like that, you can just go here sa insert, and then shapes, and then just click this. Tanapin nyo lang yung sa may lines, tapos yung line arrow. And then, you can just press anywhere. So makikita nyo pag nag-press ka anywhere, pwede ka maglagay ng arrow. Kung gusto mo na horizontal siya, what you can do is habang naka-left click ka sa mouse mo, i-shift click mo yung shift. Ayun, sabay sila. Ayun, kasi pag naka-click yung shift, either na horizontal lang yung line mo or vertical or 45 degrees. Ayun. So kung gusto natin na horizontal siya, press left lang, left click while pressing shift. And then yan. So pwede mo siyang i-modify yung length niya depende sa pag-hover mo ng mouse. Pag binitawan mo na yung mouse, yun na. Lalabas na yung arrow. So pwede mo i-format yan. Automatic naman yan, lalabas yung shape format every time you select a shape. So you can just go sa shape outline and then pwede ka mamili kung anong kulay gusto mo. Let us just choose the red color. And then, magiging red na yung arrow mo. Kaso, medyo manipis siya. So, pwede mo siyang i-click ulit. Kasi medyo manipis siya. Punta ka ulit sa shape outline. And then, dito ka sa weight. Para medyo mapakapal mo yung arrow mo. Okay? So, pili ka na lang kung ano yung sakto na weight or kapal ng arrow mo. Tapos, pwede mo rin baguhin yung itsura ng mismong arrow. Doon pa rin sa shape outline. Basta i-highlight mo lang yung shape. Punta ka shape outline, tapos punta ka sa arrows, and then may choices ka dito. Ito yung naka-highlight niya by default, pero pwede mong palitan niya nito. So let's choose this. Oops. Control Z. Shape format. Shape outline. Arrows. Ito. So yung kanina medyo napindot ko yung unang line, kaya naging line na lang siya. Okay. So pag ganyan, after that, pwede mo na lang siyang i-drag. Click mo lang yung arrow, tapos medyo i-drag mo lang siya dito. Yan. Lagay mo sa may joint 6. Tapos medyo i-format mo lang. Liitan mo lang siya. You can just hover your mouse here sa end joint, sa end tong arrow. Tapos pwede mo siyang i-move anywhere. Pwede mo siyang move anywhere. Pero kung gusto mo, horizontal lang siya. Press mo lang ulit yung shift. Para na-horizontal lang siya. Yan. So kahit anong gawin mo sa pag-hover mo ng mouse mo, ang movement niya will be horizontal lang. Yan, pwede mo siyang i-edit.
So pag okay na, bitawan mo lang yung mouse mo. Yung left click ng mouse mo. Okay? So this will be the final output for this problem.